Good day to all. Ito ang Kultura Pilipino. Papasukin namin ni Rose at tingnan natin kung ano-ano ang mga mabibili dito. So look at these local products. Ang cute-cute, guys. Lahat ng mga binibenta dito ay mga gawang Pinoy, local products, ika nga, mula sa mga bags, sa mga slippers nila, shoes, pabango, mga food, meron din sila mga local na chocolates, sombrero, barong Tagalog, pati mga damit pang kasal na Filipino style. Magaganda, nakikita namin, guys. So, try mo itong malaki. Ayan. Nagtatry si Rose. Ano ka, baka may mabili kang ano lang, something na ano, kung magbabayad. Go loka. Si ito naman, mga tinapa. Ayan o. Kung tayo ay pupunta ng abroad at naghahanap tayo ng mga local products, ang hahanapin natin ay kultura. Kasi ang lahat ng mga kultura shops sa buong Metro Manila ay nagtitinda ng mga quality products gawang Pinoy. So may pagmamalaki natin ito pag dinala natin sa ibang bansa. O kaya kahit na yung mga foreigners na pumupunta dito, naghahanap din sila ng mga pampasalubong nila going back. Siyempre, ang hahanapin nila, mga produktong Pilipino. Sabi ko kay Rose, mamili lang siya na mga food. Yes, yun. Nasa loob kami ng kultura. Made in the Philippines. Ah, ito Rose, oh. Ito yung makikita natin sa Bora. Ayan siya. Ito, napakarami nilang perlas, quintas, mga singsing, hika, bracelets, at kung ano-ano pa. Eh, chine-check lang namin. Siyempre, pag nandito sa loob, napakamahal. Sabi ko, sa Bora na kami bibili dahil pupunta naman kami ng Boracay. So, nagkalat ang mga pearls o perlas doon, di ba? So, window shop lang kami. Not shopping. Original lang mga to. Mga original. Oo. Mga perlas talaga. Tunay. Ganyan talaga. Ganyan ang price. Cute show. Kung gusto mo ng pasalubong sa Bora, medyo mura pag nandun na tayo. Tingnan mo to. So these are local bugs. Look at that. Ang cute. Nakabili na ako dito minsan ng ayan o.
really gulat-gulat si Rose sa mga presyo. Kasi first time niyang makapunta sa Makati at makapasok sa mga malalaking shops ng tulad nito sa SM, sa Greenbelt. Tawa na lang kami ng tawa dahil wala naman kami actually may bibili. So, ikot na lang kami ng ikot. Tapos, binapakita ko sa kanya ng mga to para sabi ko, magkaroon naman siya ng magandang experience going here. Ayan, bibili kami ng t-shirt. Ito, bibili kami nito, mga t-shirt na to. Ayan. Gustong-gusto ng manugang ko to. Basta may made in the Philippines, yung may nakatatak na jeepney o kung ano man dyan, basta gawang Pilipinas, may flag ng Philippines, gustong-gusto niyang isuot. Love na love ng manugang ko kasi ang Philippines, yung isa kong manugang. So, bibilihan ko siya ng t-shirt para matuwa naman pagdating niya. Yung... Gusto niya kaya to? Oo, gusto niya. Gusto niya mga ganun eh. Ito nga, buksan mo na muna ito. I remember yung mga guests ng manugang ko noon, naghahanap sila ng Philippine products. Hindi ko pa alam ang kultura noon. Hindi ko alam kung saan ko sila papupuntahin. Sabi nila, bakit lahat ng mga shops sa Makati ay panay mga imported, naghanap sila made in the Philippines. So, nung ma-discover ko na nga ito, sinasabi ko, sa kultura sila mamili kasi gusto nila makabili ng mga made in the Philippines na products. So, since then, alam ko na yung bilihan ng mga Philippine products kung sakaling gusto kong magpasalubong going abroad. Ayan, ang ganda ng mga bags guys, oh. Cute, diba? Tapos ito din. Pero hindi ko. Ito mas gusto ko. Snake skin. So these are the bags. That is kakaiba siya guys, so. And then we have this, yung mga ginawang ano. Recycled bags to eh. Mga recycled bags. And then ito. Cute na mga ito. Ano siya made? Plastic?